Diva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggi ng dalangin at pagsama ng bayan mo. Diva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, puri ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, ang dalangin at pagsama ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat na Makabeo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya, si Eleazar. Nakatuan nilang siya ay pakanin ng baboy, kaya pinilit niyang mabugukan ng bibig. Sa pag-iwas niya makapitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkain pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap siya ng lihim. Pinagpaganda siya, nila siya ng karneng hindi ipinagbawawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karneng baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, andala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya
at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niya ang sapul pagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y, hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon, ay saka ko pa tinalikdan ang aking reliyon? Kung ako'y magtaksil para lamang maduktungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na rin iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit ang mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa na makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siya magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos." Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmamalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago malagutan ang hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito. Kahit ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligayo kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Namatay nga si Eleazar. Ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kairaming kaaway. Sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan. Ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, Poon, ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimlay agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinubkob. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
inibig tayo ng Ama. Isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sekomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lang. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po? Kung akin pong susuriin mabuti, mas marami po sa atin ang may edad na. Sabihin na natin matatanda na. At ipapaalala ko po sa inyo, tumatanda na tayo. Kahit ano pang itapal natin sa mga mukha natin para magmukhang bata, hindi maitatanggi ang katotohanan na tayo po ay tumatanda na. Ang tanong, tumatanda ba tayo ng may pinagkakatandaan? Noon po, napakahalaga sa isang tao na tumatanda na o matanda na, yung kung ano ang kanyang maiiwan, kung ano yung kanyang tinatawag nating legacy. Na kapag tayo ba ay namatay, ano ang maaalala sa atin? Lalo tigit, anong mabubuting aral ang naituro natin na lagi nilang babalik-balikan, nasasabihin, ang natutunan ko sa aking lolo o ang natutunan ko sa kanya ay ito. Ngayon po ba, sa mga matatanda na naririto, maging sa mga nanonood sa online, ay mahalaga pa ba sa atin kung ano ang natututunan sa atin ng mga kabataan? Kasi kung tutuusin talaga, kung ano ang nararanasan ng mga kabataan ngayon, yan ay dahil sa mga matatanda ngayon. Sa nangyayari po sa paligid natin nitong mga nakalipas na taon, sabihin na natin, no?
sa mga sa politika na usapin, bata pa ako, nandyan na sila eh. Ngayon, halos magkakaedad na tayo, tumanda na, nandyan pa rin. At taon-taon o tuwing eleksyon, lagi ang kanilang sigaw, pagbabago. Iaangat ko kayo sa kahirapan. O, sa atin mga tumanda na, may nangyari ba? May nangyayari ba? Hanggang ngayon, sila pa rin nandiyan dyan. Minsan pag nakikita ako sa Facebook, no, o sa social media, dati pala silang magkakaaway, no? Dati pala, itong isa sumama sa impeachment para mapatalsik yung isa. Pero ngayon magkakampi. Parang ang gulo, no? Ang gulo din ng sistema kasi talaga natin, no? Maraming kailangan baguhin. Pero kasi ang concern ko po kung bakit ko to sinasabi, yung mga kabataan ngayon, kung paano natin sila nai-impluensyahan. Ngayon kasi, yung pananaw natin, okay lang, sige. Tanggapin mo yung binibigay sa iyo. Inaalok sa iyo. Iboto mo din. Iyon na yung pananaw natin. Okay na lang. Okay nga na magnakaw siya. Okay lang sa atin. Okay nga na magpumatay siya. Okay lang sa atin. Ngayon po, may dalawang karakter tayong narinig. Si Eleazar sa unang pagbasa, si Zaccheo sa Ebanghelyo. Ang ganda po nung paalala ni Eleazar sa aklat ng Makabeo na nanindigan na ang sabi po dito, no, maganda po ito. Pakinggan na mabuti, ha? Lalo na mga matatanda dyan, ha? Huwag magbibingi-bingihan. Sabi po, ano na lang, kasi pinipilit po siyang labagin. Pinipilit siyang sundin yung kautusan ng hari na labag sa kanyang relihiyon, sa kanyang pananampalataya. Ayaw niya. Papatayin na siya. So yung mga kaibigan niya, sige na, kunyari lang kakain ka. Sige na. Ganun, no? Eh di ba, yan din ang mga linyahan natin ngayon. Sige na, kunyari lang, kasi naawa kami sa iyo. Papatayin ka ng hari pag hindi mo sinunod yung hari. Eh sabi niya, ano na lang ang sasabihin? Ito po, no? Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon, saka ko pa tinalikdan ang aking rehiliyon? Kung ako'y magtaksil para madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na rin iniligaw ang mga kabataan at binigyan ng kahihiyan ang aking katandaan. Mga matatanda, tayong mga matatanda na, ano na ba ang pananaw natin? Nababago ba yung pananaw natin dahil sa pangangailangan natin? Nababago ba ang ating mga pananaw dahil lang gusto nating mabuhay pa ng matagal? Sabi ko po, no, no, ang idea ko po, sabi ko, ang pinakamataas na posisyon sa bansa, pangulo, no? Kapag naabot mo na 'yan, parang fulfilled ka na dapat eh. Kasi naabot mo na ang pinakamataas na posisyon. Pero bakit nga nun? Hindi pala talaga totoo, no? Hindi pala talaga totoo kasi yung mga nakalipas na mga president natin, nandun na sa pangulo, tumakbo pa sa pinakamababa o mababang pwesto. Bakit? Tanong ko lang naman, no? Bakit?
Anong impresyon para sa mga kabataan? Yan. Ikala nyo, wala lang. Eh, wala akong pakialam dyan, Father. Apektado ka. Apektado tayo. Yang dinadaing mo sa Poong Nazareno na naghihirap ka, na mahirap ang buhay mo, dahil yan sa desisyon natin. Kasi tumatanda tayo na hindi tayo natututo. Lagi naman tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Itama. Kasi hindi naman mamagikin ng Poong Nazareno na ito. Kasi nga, binigyan niya tayo ng kalayaan mag-isip at mag-desisyon. Kaya nga po, sa Ebanghelyo, sa halimbawa po ni Zaccheo, ang susi, bago pa mahuli ang lahat, tanggapin natin si Jesus. Nais pumasok ni Jesus sa buhay ni Zaccheo. At tinanggap ni Zaccheo si Jesus, hindi lang sa kanyang tahanan, kundi sa kanyang buhay. Tumatanda na rin si Zaccheo kasi, di ba ang sabi, siya ang puno, leader ng mga publikano. So, may edad na rin ito. Pero ngayon, nabigyan ng pagkakataon na baguhin ang kanyang pagkakamali. Kaya nga sabi, kung may naloko siya, may nanakawan siya, ibabalik niya ng apat na beses pa. Ganun ang nangyayari sa isang taong kahit na may posisyon si Zaccheo, katulad ni Zaccheo, kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, mababago ang ating pananaw. Ang tanong lang, kailan tayo magdidesisyon papasukin si Jesus? Pwedeng kasing nagdadasal tayo sa Nazareno, okay. Nagdadasal tayo kasi alam natin na makapangyarihan siya, mapaghimala siya, okay. Pero yung tanggapin siya bilang Diyos, yun ang hindi ko alam kung nandun na ba tayo sa puntong yun o nandito tayo kasi gusto lang nating humingi sa Kanya. Higit pa doon ang nais ni Jesus. Kaya nga, ngayon, kung paanong sinasabi niya kay Zaccheo, nais kong pumasok sa tahanan mo. Nais kong pumasok sa buhay mo. At kapag pinapasok natin, doon mangyayari ang pagbabago. Kaya wag nawa nating tanggihan ang pagnanais ni Jesus na makapasok sa buhay natin. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pagtatagbo ng Panginoon at ni Zaccheo, nakita natin na ang tunay na habag ang pinakamatatag na pinagmumulan ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan sa ngalan ng mga makasalanan. Ang ating mga panalangin naway magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos. Ang ating pong itutugon, banal na awa, basbasan mo kami. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya, naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon, anumang oras siya dumating sa ating buhay, at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makita na bahagi na nakapagliligtas na krus ni Kristo ang kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami.
ang mga yumao. Naway gantimpalaan na walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalatian. Manalangin kayo mga kapatid. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walahanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong mga pwesto. Kami po ang lalapit sa inyo. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
tukang gumagabay sa akin. Pag-ibig mong wagas ay kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. Mo'y tunay aking isa sa laysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Panginoon, narito kang gumagabay sa sang kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay mo'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asa. Sa mundo nagkalaan, kapangyarihan mo'y tunay, aking isa sa laysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin. Sa kabila ng lahat, akay mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Manalangin tayo. Magsitayo na po na. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos sa pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, dating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila'y naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan.